Number one, 06.7, Energy FM. Same, same, pero iba. Dito pa rin yan sa number one, 06.7, Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Oras natin mga bangga sa buong kapuluan, 8:35 na po ng umaga. Wow! Siyempre man, kasama niyo pa rin all the way till 11 in the morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio, my name is Lindsay. Wow! And as promised, habang kayo po ay nandyan sa bahay ninyo, naglilinis, o di kaya naman yung iba naghihintay ng mga bibili sa kanila na sa mga tindahan o mga nasa bakery. O meron akong makakachikahan ngayon na talaga naman pong ang daming kwento sa buhay, te. Oo. At ito na nga ha, i-introduce na po natin siya. And it is with pleasure and honor na talaga naman pong makausap ngayong araw na ito. Ang isang UK-based independent artist na isang purong Pinoy. Okay. Kung may mali man po ako sa mga sinasabi ko, i-correct niya na lang po ako mamaya, no? Opo. Tapos ang balita ko pa ha, mula sa 10 years old, from an early age of 10, talaga naman pong nagsusulat na siya ng kanta. Aray naman! Kaya naman po talaga masasabi po natin na siya po ay isang promising talent sa ating industriya. Please all welcome, Steph! Hello, Steph! Nasaan ka na, Steph, there? Hello. Ayan. Good morning. Good morning, Steph! How are you? I am so good. How are you? I am good. Thank you. Thank you. So excited to be here. Oo. First time? Yes. Oo, nga. Ang balita ko eh, kaya hindi ka masyadong nakaka-stop by dito or nakakachikahan namin dito sa Energy FM is because hindi ka talaga dito sa Pilipinas nagsistay. No, hindi. Sa UK ako, I've been there for around mag-8 years na since 2015. Oo. Yes, pero dito ako lumaki. Dito ako nag-aaral hanggang high school and then doon ako nag-college. Pero tama ba 'yung sinabi ko kanina, purong Pinoy? Yes. Oo, pero bakit ka nag-decide na pumunta sa UK? Yung mom ko, she decided to move there sa UK. Ah, okay. So binitbit ka lang talaga ng nanay. Yes. Oo. Pero how are you liking UK? It's good, pero iba pa rin ang Pinas, 'di ba? Oo, syempre kapag 'yung nakasanayan mo talagang 'yun na rin ang hahanap-hanapin sobra. Mo, 'di ba? So ngayon nandito ka sa Pilipinas, kamusta? Ano, what brings you here? Bakit ka biglang bumalik? Ganyan. To be honest, every year naman ako umuwi. Mm-mm. Pero this time around, it's different. Because this time, I'm doing a few gigs sa iba-ibang parts ng Metro Manila. Actually, kakarating ko lang nung 16. Ah, entaray. Jet lag pa ang person. Oo. Pero after nung 16, may show agad tayo nung 17. Ah! Nung sa 70s Bistro. Oo. And then ang 18 sa 12 Monkeys with some of Philippines loved bands like Sandwich and Magnus Haven yung kasama namin doon. Oo. And ayun. Tonight Grabe. Also meron kami. Oo. Meron kaming show sa 12 Monkeys ulit. Oo nga. Pero bago natin pag-usapan before we go there sa part na mga gigs mo later yes. on which we will, you know, drill mamaya Pagbalik mo, sabi mo kasi yearly ka bumabalik dito sa Pilipinas. So last year, wala pang lato-lato dito sa Pilipinas. Pagbalik mo, anong feeling na kapag lumalabas ka, naririnig mo na may tok-tok-tok-tok ganyan? Nakakawindang no? Nakakatuyo ng utak mo. Very, very light. Nakakatuyo ng utak yung lato-lato. Yung maririnig mo, tok-tok-tok. Wala sa UK na gano'n, no? Wala. Walang gano'n. Wala. Boring ng buti buhay. Buti na lang. Pero mamaya, itatry natin yung lato-lato okay, together. Never ko pa natry yan. Nako, titingnan natin mamaya kung si Steph ba, bukod sa pagkanta, may talent din sa paglalato-lato, ha? Okay, moving forward, Steph, ang tanong ng marami, ako personally din, tanong ko, why Steph? Steph, because ayun yung name that I grew up with. I'm not trying to change it. Mm-mm. And for me, nung nag-iisip ako kung anong magandang artist name, nag-research ako and inalam ko kung may Steph na ba na Filipino artist making a move in the OPM scene. Oo. And I found out na wala. Wala. And like my idols, sila KZ, sila Moira, ayan yung mga goal natin. Oo. To make a name, mm-mm. to
for people to hear Steph and ako yung maiisip nila, parang ganun. Oo. Di mo naisip yung ano, Brando, ganyan. Hindi. Eh, ayaw mo ng mga ganun eh. Lucia, ganyan. Steph talaga. Steph talaga. Okay, you have a song na pinlay namin dito sa Energy FM. At talaga namang nakakatuyo din ang damdamin tong kanta mo to. We wanna know ano ang hugot mo. The song Habang Buhay. Maraming nagmahal sa kanta na ito. Talaga namang pag naririnig namin, parang sabi ko nga nung una kong ano, nung una kong napakinggan to, sabi ko, ito yung kanta na hindi ko pakikinggan kapag kakabreak ko lang sa jowa ko. Kasi baka matuluyan ako. O baka hindi na ako talaga, hindi ako makamove on. Ano ang hugot mo with the song Habang Buhay? Ang hugot ng Habang Buhay is it's about long distance relationships. Aww. And the struggles of long distance. Is this based on, you know, your personal experience? Parang di mo na kailangan no sagutin comment. Pa. Okay. Ah, okay. So, pero talagang yun. Ano, mas magical talaga kapag personal yung hugot. Yes. And other, actually, with most of my songs, other than personal experiences naman, I also look at yung mga friends, sa family, yung mga salamin sa buhay ba na kung anong pwedeng paghugutan ng inspirasyon kung saan ka makakasulat ng kanta. Oo. Pero when you write songs, you do this alone or may mga tumutulong sa'yo? Ganyan? Alone. Oo. Alone. Alone. Yes. Tapos yung iba minsan pumupunta sa mga malalayong isla, ganyan, sa mga tahimik, ganyan. How do you do? How do you write songs? Ako, I get to write more pag mag-isa ako, pag nasa kwarto lang ako. Sa room, enclosed space. Kasi, like you said, yung iba, kailangan nilang umalis, magpakalayo-layo, para diba? Kumuha ng inspiration. Ako, most of the time, sa bahay. Oh, sa bahay. Habang naguhugas ng pinggan, ganyan. Ang taray! Ganyan, habang nagpupunas ng mga ibabaw, ganyan, nagwawalis. Tapos, kasi may iba akong mga nakausap, habang nagiinuman, ganyan. Tapos parang, okay yun na. Sige, sulat natin. Pero ikaw, gusto mo tahimik lang. Tahimik, ako lang. Mm-mm. Walang ingay. Doon pumapasok yung mga ideas eh. Doon siya nade-develop. So, next, Habang Buhay, ano na ang next with Steph at saka sa kantang Habang Buhay? Sa kantang Habang Buhay, patuloy natin siyang ipopromote. Mm-mm. Pero other than the songs I previously released, meron akong mga new songs, working on new songs. Mm-mm. Kasi medyo I took a break for a bit. Mm-mm. But now I am back again. So back. New music. Mm-mm. Yes, so back. And yun, I hope those people who listen to me and those who are interested in listening can stay tuned para sa mga new projects ko na yan. Coming up very, very, very soon. Are we expecting a different brand of Steph with Habang Buhay? Kasi sabi ko nga, di ba, emotional talagang, more on hugot, ganyan. Are we going to hear a different, you know, kind of vibe sa mga susunod mong kanta na i-release? I'd say so. Wow, because nice. This time around, I'm bringing a different form of love, form of pain, talking about different forms of pain. Uh-oh. Hindi na lang siya about relationships, about life, friendships, family. Because it can be heartbroken in different forms. Definitely. Diba? And speaking of heartbroken, I lost my mom last year. Oh my God, I'm sorry to hear that. Pasensya na. And a lot of the songs na nasusulat ko ngayon is about my grief. And, ayun, na-realize ko lang that I can turn my grief into art. And that's one of the things that people, I am not, hindi naman siya sa excited for people to hear. Pero, of course. I'm happy to share a piece, that piece of myself for people to hear and understand kung bakit nga ba ako nawala for totoo, a bit. Totoo. And just in general, I'm writing songs about friendships. Mm-mm. I'm writing songs about different aspects of life. Different feelings, yes. Ganyan. And I think it comes with growth din eh. Mm-mm. Emotional growth na parang hindi naman lahat ng bagay tungkol lang sa relationships. Totoo, 'di ba? And yun nga, that's why I asked kung ano ba ang different about Steph sa susunod na kanta na maririnig namin. Yes, okay? Ayun. And ito na nga, speaking of mga kakaiba, meron kang mga gigs later at sa mga susunod na araw, talagang bomba yes. tayo, Steph. Yes. I'd like to promote for later. Yes, please do. Mamaya pong 8 p.m. sa 12 Monkeys sa Ortigas, meron pong gig ang Toggle Switch for Nobita and Sud's send-off party dahil meron silang US tour very, very soon under Toggle Switch Productions. And mamaya magsasama-sama ang Nobita, Sud,
ang bandang si Monty and myself to give Nobita and Sue the proper send-off bago sila mag-tour sa US. Ayan. And I hope you guys can come and support. And watch. Yes, sige, punta tayong US. Hoy! Hindi ka pupunta sa US para makita sila doon. Nakakaloka. So, social media platforms, ano mga ganap sa'yo, off mic or off cam, anong ginagawa ni Steph? Maybe you can invite other people? Yun, I would like to just invite everyone to follow me on my social media platforms or social media channels. You can follow me on at Steph Rosado on all social media. Instagram, Facebook, TikTok, and what have you. And of course, if you guys could please check out my music on Spotify, search nyo lang po Steph. Steph. Kagaya nga ng sabi natin, Steph lang. Steph, o diba? S-T-E-P-H. S-T-E-P-H. Very simple, very easy to search and type Steph. Okay. Yes. Ayan. So, para sa mga pangga natin na gustong marinig talaga yung pong habang buhay na sinasabi ko, ito na ngayon, ipe-play na natin. But, thank you so much, Thank you so much, for gracing the show. Talagang ang tagal ko nang hinihintay itong pagkakataon na to. Nakakaloka. Yes, ako rin. Oo. This was fun. A fun first time experience. Yes, and later on, magtutuos pa tayo. Yes. Oo, tingnan nyo po sa aming Facebook page, mamaya ng konti yung gagawin namin ni Steph. At battle of the lato-lato na ito, ha? Bilang wala nito sa UK, malay mo naman dito, manalo na ako. Oo. Okay? Thank you so much again, Thank Steph. Thank you for having me. Thank you so much for gracing Energy FM. Once again, pangga Steph, kasama po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mwah! And to give you a piece of Steph, eto na nga po, giving you Habang Buhay by the one and only Steph at 8:46. Siyempre naman, dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!